Hello, good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito ay carpintero. Ano po ito sa Biblia? Ating pong aalamin yan. Meron po tayong dalawang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang ating topic, magbigay muna po tayo ng panalangin sa ating Diyos Amang nasa langit. Ipikit po natin ang ating mga mata. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, muli na naman po kami nandito sa iyong harapan upang magpasalamat sa biyaya at gabay na pinagkakaloob mo po sa amin, sa bawat isa sa amin. Diyos Ama, napakahalaga na po sa amin, napakalaking biyaya po sa amin ang muling pagdilat po ng aming mga mata. Magalampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili at tungkol namin para sa aming pamilya. Diyos Ama, maraming pong salamat sa araw na ito na muli naman po kami makapagpakinig ng inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Hello guys! Ang ating pong topic sa araw na ito ay carpintero. Ano po ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ang unang talata ay nasa Isaiah chapter 44 chapter 9 to 13. Atin pong pakinggan maigi upang lubos po natin maunawaan ang ating babasahin na salita ng Diyos na mula sa Biblia. Verse 9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng ribulto, at walang kabuluhan ang mga diyos-diyosang kanilang pinahalagahan. Mga bulag at angangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. 10. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga ribulto para sambahin. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. 12. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. 13. Ang karpintero naman ay gumagawa ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuuklit hanggang sa mayari ang isang magandang ribulto. Pagkatapos ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Amen guys, napakaganda po ng mensahe na ating binasa mula sa Biblia. Sana po ay lubos niyo pong naunawaan at naitindihan ang aking binasa na ang ating topic ay carpintero. Napakaganda po ng mensahe. Akin naman pong babasahin ang pangalawang talata ay nasa 2 Corinto chapter 5 verse 7. Namumuhay ako ayon sa
pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. And guys, napakaganda po ng mensahe na ating binasa mula sa Biblia. Ang sabi po ng ating Apostol Pablo, nananalig ako sa hindi nakikita. Nananalig ako sa Diyos at hindi sa mga nakikita. Napakaganda po ng mensahe. Sa nilalaman po ng talata, ang ating pananampalataya ay na may Diyos na hindi nakikita. Tayo po'y manampalataya sa ating Diyos Ama na hindi nakikita. Nag-ibay sa talata na hindi dapat tayo manalig sa mga gawa ng kamay ng tao. Hindi tayo sumamba sa mga gawa ng kamay ng tao o katangiuhan ng tao. Tayo po'y manalig sa Diyos Ama. Itanim po natin sa isipan natin na may Diyos Ama na hindi nakikita, sa Kanya po tayo manalig at tumapit sa pamamagitan ng panalangin. Hindi po sa pagsamba sa mga rebulto na gawa ng kamay ng tao, na gawa ng katalinuhan po ng tao. Ibig sabihin po ay pananampalataya na may Diyos. Sipin po natin ang pananalig ay yung may Diyos, tayong alam na kahit di po natin nakikita ay tayo ay nananig na may Diyos po. Tayo mananangin sa pamamagitan ng pagluko, pagpunta sa tahimik na lugar, pagluho, kahit po'y makipag-usap sa Diyos na hindi natin nakikita. Sa Kanya po natin sabihin ang ating mga pangangailangan, ang ating kahilingan, at kung tayo po'y nabibiyayaan, sa Kanya po natin sabihin ang mga pagpapasalamat natin sa mga biyayang binigay sa atin ng ating Diyos Ama na hindi po natin nakikita. Napakaganda po ng mensahe, brothers and sisters. Kaya po sana ay huwag po kayo magsawang makinig every Sunday na aking pong sinishare na salita ng Diyos na buhay upang sa ganun po ay magkaroon po tayo ng kaalaman, gabay at control dito sa Sunday po tayo, brother and sister. Hanggang dito na lang po. Tatapos na po ang ating topic. Mag-closing prayer na po tayo. Tulip po natin ang ating mga mata. Diyos Ama, maraming maraming pong salamat sa araw na ito na muli na naman po kami napagpakinig ng inyong salita na buhay at makapangyarihan. Napagkain po namin katawan, ng aming kaluluwa, ng aming espiritu. Patawad po Diyos Ama kung kami po ay nagkukulang o nagkakasala po sa inyo. Diyos Ama, papasurukin niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganoon po ay lubos po namin maunawaan ang inyong mga salita, Diyos Ama. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Guys, maraming maraming pong salamat sa walang sawang ng pakikinig na aking sinishare na salita ng Diyos na buhay. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. Bye-bye! God bless to all!